Yo, magandang araw mga kabakal. At busy-busy mga tao sa labas. Nandito naman tayo sa Quran Works at ngayon, i-share ko sa inyo ang panibagong kaalaman na naman. Kasi dito, sa mga ginagawa kasi namin ganito, mga bracket, minsan nagkakaroon tayo ng problema pagka nagkamali tayo ng butas dito. Yan. Minsan nangyayari sa amin yan dito na nagkamali kami ng butas, lalo na pagka yung pattern namin, maraming magkakasama mga motor doon. Kunyari, sa isang pattern, limang motor, magkakaiba ang butas noon. Kaya minsan, nagkakamali kami, naligaw kami ng butas. At yung butas naman na yun, yung abang na yun, hindi para doon sa motor na yun. Ngayon, paano natin build upan ngayon yung butas na yan? Pagka hinasa natin, hindi siya mahahalata na build up yan. Ituturo ko ngayon sa inyo ang sikreto. So ayun, meron akong binutasan dito. Ayan, ang butas natin is 3.8 yung butas na yan. Tapos ang tubular natin is 1.2. Ayan, 1.2 to. Ngayon, ang problema kasi natin, pagka tinakpan natin to, tapos hinasa natin, bumabakat pa rin yung butas niya. Nandun pa rin. Hindi siya nawawala. Ibig sabihin, nahalata yung nag-build up pa natin doon. Ang ginagawa naman ng iba, sinasalpakan nila ng shafting to, yung kasya dito. Yan, halimbawa, yan, sasalpakan natin ng shafting. Yung tamang-tama lang, yung kasya dito, yung 3.8 din na shafting, yan. Tapos, wewildingin natin yan, paikot na ganun. So, hindi pa rin naobra yung ganun. Kasi pagka hinasa natin yun, ganun pa rin ang mangyayari dun. Makikita natin dun, may bakat na bilog. Yun, nakikita natin yung sinalpak nating shafting dun. Pwede natin gawin yun kung makapal yun. Kasi pwede natin i-offset natin ng yung shafting ng konti, yan. Yan, i-offset natin, yan. Kumbaga, inti, lubog natin konti yung shafting. Pwede natin gawin yun. Kung makapal yung ano natin, tubo natin. So, pag manipis lang, mahirap yun. Kasi halos wala na rin kapit yan, oh. Halos malalaglag na rin, oh. Yan, halos malaglag na. Sabita, pwede natin mailagay yung isang side na yan. Tapos, pagdating dito, pag pinutol natin, papantay pa rin yan. So, ang gagawin natin, pilir lang ang gagamitin natin dyan. Pipiliran lang natin dyan. So, ang diskarte doon, dapat alam natin kung paano ang diskarte doon. Kasi yung iba, nagagamitan nila ng pilir, oo, natatakpan nga nila, pero paghasa nila, nabutas ulit. Nagugulat sila, bakit nabutas ulit? Ibig sabihin, yung build up nila, yung pilir nila, nasa ibabaw lang. Ampaw lang yung build up nila. Kaya para maiwasan natin doon, ang mangyayari, para maiwasan natin yung mga pangyayaring ganun, dapat alamin natin ang sikreto niyan. So, paano nga ba ang sikreto niyan? So, dahil manipis lang siya, pagkapindot natin, tapat natin yung tungsten natin dyan, pagkapindot natin, itulak natin yung pilir. Kailangan papasok siya sa loob. Papasok siya sa loob, yung pilir. Ibig sabihin, kahit bumukol siya sa loob, walang problema doon. Pagdating sa labas, pantay lang. Pag hinasa natin, dahil makapal siya sa loob, hindi siya mabubutas. Ibig sabihin, matatakpan talaga natin to. Yan. Yun lang ang isa sa mga technique dyan. Papakapalin lang natin yan. Itulak natin ang itulak yung pillar hanggang sa kumapal siya sa loob. Tapos pagdating sa taas, magiging pantay lang siya. Pag hinasa natin, sigurado walang butas yun. So, papakita ko sa inyo kung paano natin gawin. Ang hihinangin natin is 1.2. Tapos, kina natin. Ayan. Nakasit siya sa 200 amperes. Ayan, nakasagad siya. 203. Yan, sagad siya sa 200 amperes. Tapos, tungsten natin is 2.0. 1.6 yung pillar natin. Yan, yan yung settings natin. Ceramic pala natin, number 4. Yun lang ang available na meron ako dito. Ayan, number 4 yan. Yan. So, wala tayong problema sa ceramic. Kahit anong number ang gamitin natin, pwede yan. Ayan. 2.0.
bago natin tuluyang punuin to, ayan. Ayan o. Papakita ko sa inyo yung ilalim. Ayan. So, ayan o. Ayan. Kung mapapansin natin, ayan, nakaumbok yung ilalim. Dahil sa ginawa natin kanina, yung pagka-ispat natin, tinutulak natin yung pilir pa loob. Kasi importante yun para pag hinasa natin yan, makapal siya sa loob. Pag hinasa natin, pantay siya, mawawala yung butas na yun. Ayan, ayan o. So, tuloy natin, punuin natin. Ayun, no? Oh, yan. Yan yung itsura niya, napuno na natin, no? Oh, yan, no? Yan. Tapos, kung titingnan natin yan sa kabila, ayan. Ayan. Oh. Yan. Yan yung itsura ng loob niya. Ibig sabihin, pag hinasa natin yan, imposibleng makikita pa natin yung butas. Kasi, ayan, no? Kapal ng loob, oh. Yan. Kapal ng loob. Yan. Ngayon, subukan nating hasain kung talagang nawawala siya. Titingnan natin. Eh, yung grinder natin, wala na namang guard. Kasi pagka nag-finish kasi tayo, mahirap kasi yung grinder na walang guard. Kaya, huwag nyo nang pansinin. Mahirap pag nag-finish na may guard yung grinder natin. Kaya, huwag na tayong maglagay ng guard. Pero, doble ingat lang tayo sa grinder natin. Yan ang lagi nating pinapaalala sa mga kabakal natin na gumagamit ng grinder dyan. May sa demonyo tong grinder. Huwag tayong magpakumpiyansa sa dito. Marami nang nadidisgrasya dito. Isa na ako dun. At marami din akong mga kasama dati na tamaan ng grinder. So, doble ingat lang mga kabakal. Ayan, yung unang tinira natin, grinding stone. Tapos, sunod natin yung 80. Ayan. Yung mga pang-finish namin dito, puro flat disc lang to. Ayan o. Ayan o. Tignan nyo naman. Pantay na, oh. Walang bakas na butas. So, tuloy natin. 320. Next natin, Gridace or Scotch-Brite. Ayan. Ito yung pang final natin bago i-bapping. Bapping pad tayo. Tapos ang partner ng bapping pad ito, limestone. Yan, pwede nating pahiran ang limestone yan habang mainit pa. Ayan o.
ayan oh. Nabura natin yung ano, yung butas niya, natakpan natin. Yan. So hindi halata. Naibalik natin sa dati. Yun. Ganun lang kasimple ang technique doon. Kung hindi natin alam yung discard technique doon, masasayang yung pyesa natin. Baka mamaya na-build up pa natin pero naging sitsaro naman yung itsura ng ano ng stainless natin. Puro warp naman. Ayan. Ayan, makikita naman natin. Oh. Ayan, oh. Pantay. Pantay na pantay yan. Ayan. O kaya, kung hindi naman natin kayang takpan siya, maitatapon natin yung pyesa, palit tayo panibago. So, nagsasayang tayo ng pyesa. Yun. So, hanggang dito na lang tayo mga kabakal. At sana meron tayong natutunan ngayon at meron tayong technique na naman na nalalaman. So, kita-kita po tayo sa next video. Maraming salamat. Bye-bye.